damai sepanggung nanti. Narito. Buhay ka pa rin. Oh, yan, yung mga kinakabakabahan na dinig nyo na. Yung mga mensahe ni Brother Eli Kaapo. Walang nakakaalam. Wala. Yung sinasabing ending. O pag, it's only God the Father. 1,000 taon pa. Pagka, di ba? Pagdating ni Kristo. Oh, pagdating ni Kristo, 1,000 taon pa. Yun po yung millennium time. Oh. Kasi akala nila may planetang sasalpok mamaya. Hindi eh, dapat naramdaman at nakita na yun ng mga astronomers. May symmetry, ha? Pero sa movie na, actually, doon nag-umpisa yun sa pelikula na 2012, di ba? Na yung araw daw ay masyadong iinit. Yun, matinding solar flares na pagmumula ng geomagnetic storms. Sobrang iinit. Matinding init yung... Ang ibig mo sabihin, meron ding pollution sa... Tapos dun sa movie nakikita mo eh. Hindi makaangat yung munot sa'yo. Pero nakialam na yata yung mga siyentista, ano? Nagsalita na rin. Nagsalita na, nakulang. Ano sabi mo, Brian, NASA? Kahit NASA mismo nagsasabi na hindi naman totoo yun eh. Hindi na. We should believe them kasi tungkol sa universe. Alam mo yung mga pinaniniwalaan ng mga Aztecs, mayan ay 52 araw, pag hindi tayo nag-ritual at initya natin ng birhen, isang birhen, yung babae. Oo, iaalay. Iaalay na ganyan. Kawawa naman yung iaalay. Na, kasi ang mga Aztecs, mahilig yan sa mitolohiya. Mahilig yan sa patay na patay yan sa lahat ng kilos ng buwang. Buwang? Hindi, buwang. Karami mo buwang. Ng araw ng planetang Venus. Yan ang mga ano niyan eh. Kumbaga, nilalagyan nila ng deities lahat yan. The goddess of beauty. Yung mga lahat eh. Si Kukulkan. Hindi, tsaka meron, di ba meron mga reliyon na ang paniniwala nila, yung birhen, dapat ang kanilang mga pangasawa, Karen. Hindi, mga bata pa. Lahat birhen. Meron, bata si isa Mormon. Kailangan daw nyo. So, Brigham Young, yung mga ano nila, Brigham Young, yung Mormon. Kailangan, birhen. Kahit lima. Eh, yun naman kakilala ko sa hormones naman, binabasa. Sa hormones. Makalagay pa rin sa kwarto niya, testosterone king. Magaling na. Ganon. Ano yung mga hormonal imbalance? Paano? Galing na ako. Pero yung isusulong din daw yan at kukontrahin. Alin? Yung kasal ng lalaki sa lalaki. Oo, ayaw din ang malakan niya. Parang ang hahamunin ng belo. Same. Oo.
Parang, eh parang parang kayong ganyan. Hello. Pero di ba sa Amerika? Pero dito ba yung favorite? Meron na. Meron na mga meron na. Las Vegas. Aprobado na sa Amerika. Mga bayan yan, katuwiran natin. Paino lang ang wala. Kakaya naman. Sila, payag na sila, lalaki sa lalaki. Parang hindi naman. Hindi ko nakakaya naman yun. Eh, depende sa Amerika. Hindi pwedeng gawin ng Malacanang. Maraming mabubunyag. Eh, bunyag na naman ah. At saka hindi pwede nito. Bakit dami na lang kung sinusunan din nyo alam, pinag-uusapan namin kayo, mga... At si ano si... Nabubunyag na kayo. Bata pala ni Ganigan ito. Correct. Ayaw lang namin sabihin dahil tsak. Kakalat na laman, tapos kami pagbibinda nga nyo. Magagalit kayo kay Rolis. Yung ano yung nagkakalat dito. Nag-name drop yan. Laging kanin nyo sa Malacanang. Pinagagawa nyo sa Malacanang. Paksik. Saka sa malamang nga rin eh, pag same-sex marriage, hindi obra yung divorce. Alam ko, annulment. At saka makakakita ka nung... Psychiatrical imbalance. Makakakita ka nung... Alika, square tayo. Sapakan silang dala, oh. Oh. Pagka nag-away, ano? Pag nag-away, oh, ano? Sapakan tayo. Oh, yan. Oh. Siyempre, malaki ka, malaki rin ako. Totoo ba na binalik na chairman ng Senate Committee on Ways and Means si Senator Ralph Recto after isign? Yep. Siya na ulit. Bakit? Di ba si Drilon yung maisa? Acting lang ito eh. Acting. Acting. Dahil ang sabi siguro ni... Sabi siguro ni Ralph. Eh, pabayaan yung ako na inabot ko na yun, na-experience ako na yun. Ikaw naman ang masisi naman. Eh, ako nung panahon ni GMA, nagtumirada ko ng tumirada ng bat eh. Lalo ng ibat niya. Ba't ba ako natalo? Sabi. Ang tanong ko, ito walang kaugnayan, yung kay Michael Ray Aquino, bakit siya pinakawalang... Pakakawalan ka, di walang ebidensya. Pero years na siya sa nakakulong. Yung nangyari kay, hindi ba, kay Pagpiloto. Yung mahirap. Pero yun nga, taon na nilagay mo doon. Yung kaibigan ko, 12 taon, saka inabsuelto ng Korte Suprema. Ganon? Di ba yung tagal? Web, di ba? Oh, yung rape. Yung rape din. Inabsuelto. Walang mga babaero, magandang, ano? Oh, yan, basahin mo nga yan. Sa duro ng ano. Mormon siya, na? And again, as pertaining to the law of priesthood, if any man spouse a virgin and desire to spouse another, and the first give her consent, if he spouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then he is justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him. For he cannot commit adultery with that belong unto him and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him, therefore he is justified. Hindi ng Mormons, no? Karen eh. Oh, mababi. Ano yan? Mormons! Sa Book of Mormons. Ano yun? So dapat lagi siya na may OBGYN para malaman kung virgin yung mga... Eh, yan talaga eh. Kala ko yung Sharia law. Kahit sa lupa lang, kahit sa po. Iba naman yan. Iba naman yan. Magbe-member na kagad yan. Eh, tayo rin, pare. Maganda rin. Katuwaan. Ngayon ko lang narinig yan. Ito ang nabalitaan. Yung mismong founder. Yung mismong founder. Joseph Smith. Joseph Smith. Nako? Alam nyo ba, ang Switzerland ng Pilipinas, Naku, meron. Alam ko yan, gusto mo, anti-climactic ako eh. Sabihin ko na, Porky. Dahil nagpunta po si Porky sa Kibungan o Kibungan Benguet Province. Yun pala ang Switzerland of the Philippines. Dito lang po yan sa Nabalitaan Mo Na Ba? Kibungan, isang fourth-class municipality sa probinsya ng Benguet. Isang maliit na bayan, pero sagana sa likas yaman, sa klima, tiyak magugustuhan mo. Pero ang kakaiba, ang tinatawag na Rocky Wall of Beauties o ang Switzerland of Benguet. Dito lang yan sa Nabalitaan Mo Na Ba, Benguet Province. Makikita niyo sa likod ko, yung ganda ng kalikasan. Yung bundok, kung lalagyan mo siya ng snow, para ka na rin nakarating sa Switzerland at makagamit ng ski. Bakit? Kasi makikita nyo, rock formation, halos katulad ng bundok na makikita nyo sa Switzerland. Kaya nga sa tinawag na Switzerland ng Benguet. Isang ipinagmamalaki ng bayan ng Kibungan, ang kanilang mga kabundukan, na pag iyong nakita ng personal,
ikaw ay mamamanga sa ganda ng kalikasan. Eka nga ng mga turista, para ka nang nakarating sa Switzerland, ang kulang lang ay yelo para ikaw ay gumamit ng iski. May pumunta ditong taga-Switzerland mismo, si Mr. Krebs. Pumunta siya, nag-hike siya hanggang sa likod ng bundok na yun. Okay ba na tawagin siyang Switzerland o Benguet? Sabi naman ni Mr. Krebs, pwede. May pagkahawig yung mga bundok, matarik at saka bato siya. Pagdating naman sa temperatura, ang pag-uusapan, wow, pagkalamig-lamig, bumababa ng hanggang 7 to 5 degrees Celsius lang naman. Dahilan upang ang mga pananim na gulay ay magyelo. Sangka pa. Dito rin natin makikita sa Kibungan Benguet Province, yung pinakamasarap na kape sa buong mundo, ang Arabica coffee. Maraming tanim dito sa Kibungan. Ang pagkasarap-sarap na kape Arabica na ipinagmamalaki ng bayan ng Kibungan na pagdating ng araw, matatawag din itong Coffee Capital of the Philippines. Wow! At di lang yan, kapag gusto mo rin namang kumain ng masarap na kanin, andito rin sa bayan ng Kibungan makikita ang masasarap na bigas. It's organic at mas malalaki ang mga butil nito kumpara sa mga naglalabasang hybrid na bigas. Anong pagkakahayag niyo doon sa ibang red rice kasi, sa ibang probinsya? Kasi sir, talagang dito yung naiiba yung climate at saka yung lugar. Dito kasi sa Kibungan, yung bukid namin, irrigated. At saka yung kabal na yun, kailangang irrigated the whole year. Ang year-round irrigation system ng mga palayan ay sinasabing nakatutulong sa magandang kalidad ng bigas. Samahan mo pa ng mga nagagandahang mga bulaklak na dito lang naman tumutubo. Sa darating na Biyernes, puntahan naman natin ang Rose Capital of the Philippines. Dito lang yan sa Nabalitaan Mo Na Ba. Yes, Porky! So nakakapagtaka pumunta doon si Porky. Ang dadadagaling ano, Kandaba. Paano yun? Ano yung side trip yun? Nadaanan pa uwi. Pero tingnan mo, inihalin tulad nila sa Switzerland, siguro dahil doon sa Alps. Imagine mo, maakyatin mo sa Alps ang 80 elepante. Tapos bababain mo papuntang Rome, si Hannibal, di ba? Nilusod niya ang Roma. Dala-dala niya yun. Mga elepante? Mga elepante. Wow. Oh, paano niyang naiakyat ang mga elepante? Paano? Hindi ko maalim. Akala ko isagot kayo, Karen. Isipin mo yung... Mabigat. Tinitingnan ko yung terrain. Wala namang PNR pa noon. Wala pang terrain. Napakahirap iakyat yung hindi nga nakakalundag ang elepante. Ni isang ganun, hindi makalundag yan. Kaya nila gumanan, diba? O, apat ang tuhod kasi nila. Yan lang ang hayop na apat ang tuhod. Lahat ng hayop, walang tuhod. Oo, hindi tuhod. Forehood dapat eh. Lahat dalawa lang. Kinukasyo mo eh. Dalawa lang yan. Ano doon yung tuhod niya? Ang aso, di ba ganun? Pag ganun, sa likod? Ah, oo. Oh, di ba? Hindi ba? Galigtad na tuhod. Di ba, Karin eh? Yung tuhod ni Porky, pag ganun din ah. Apat din ah. Elepante. Walang tuhod ng baboy? May tuhod ng baboy? Oo, meron. Apat na. Sarap. Hindi, dalawa. Sarap. Lahat na lang at sila, dalawa sa harap. Maliban sa elepante. Yung elepante, dalawa sa likod, dalawa sa harap. Galing. Pero hindi makalundag. Ang laki kasi. Bigat. Mabigat. Saka yung elepante, kahit malayo, naamoy nila yung tubig kung nasan. Elepante. Hindi na elepante, ha? Kaya yung elepante, maraming mga paborito yan. Elepante. Tingnan mo mga nagagawa ng elepante. Nakakabuhat ng troso. Yun. Nakakatayo sa bola sa circus. Oh, sa circus. Nakakalakad sa EDSA. Pinagdudugtong-dugtong nila yung kanilang buntot. At saka yung muso. Nagpo-push up. Ay, pero speaking of Bonkarni, yung elepante pala si Mali, ano?
Si Molly. Eh, gusto na atang ipadala sa Thailand na para makauwi kasi na doon. Kasi matanda na siya eh. Oh, oh, panitire na natin. At saka tingnan nyo kung saan pupunta pagka mamamatay na yan. Yeah. Saan ba pinanganak ko? Thailand. Thailand daw, dadalhin doon. Oo, ayan. Pagka yun ay nagpunta ron, tingnan natin kung matandaan pa. Dahil, di ba, ginagamit no. natin idiom. Magaling ang memory of elephant. Oh, di ba, yung pagmamamatay na yan, pupunta mo sa... Pinanggalian. Sa lungga. Parang, Kuweba? Sa lungga. Yung... Hindi kaya ang bahay niya na yung Manila Zoo? No. Ay, hindi. Hindi kasi nga, titestingin natin ng memoria. O yun. Ah. Pag ano siya, pag namatay, lalagyan natin in memoria. In memoria. Titestingin natin, no? Di ba? Karine, yung elepante mabigat kaya hindi nakakatalon. Yung langgam, magaan hindi rin nakakatalon. Ah, yung langgam. Hindi eh, marami pa ayun. Napapagpad ng hangin yun. Pero kaya niya, ilang times ka rin yung kaya niyang buhatin yung langgam? Ang langgam? 10 times ng kanyang weight. Kaya pala ka rin mas talo ng langgam ang elepante, no? Oo, oh, kasi may tinatawag tayong laban na pound per pound. At saka ka rin yung langgam kayang kagatin yung elepante. Yung elepante hindi kaya kagatin yung langgam. Napakang lang. Pero, kaya ng langgam? Kaya gusto mo ngayon. Inunahan mo. Ganun ba? Nabuong buhay natin, makakakain tayo ng, hindi ko malam ko, 3 o 4 na elepante. Buong buhay natin. Ang bigat ng mga. Akala ko yun. Parang di ba kumakain elepante? Ang dami nang nakain natin. Karine, may magandang matutunan po sa langgam ha. Kasi ang yung dalawang langgam, si yung malakas, tinutulungan niya yung mahinang langgam. Yes. Napaparaya siya. Ba, may pagkain, pinaparaya niya dun sa, dun sa mangihinang langgam. Paano mo alam? Masdan mo ang kanya mga lakad at magpakapantas ka. Ang daming aral nga. Sila pag sundalo, sundalo. Yun. Sila pagka ikaw ay worker, worker ka. Queen bee. Pagka ikaw ay tagapanganak ka lang. Queen Anne. Eh, bee. Parang ibang eksekto na. Saka pansinin mo lang ka pag nagsasalubong. Sundalo, nag-uusap. Ano ba yung nila? Beso-beso. Nagagana antlers? Nag-aalaga naman. Pero sinabihan tayo na huwag tayo magregalo daw this Christmas or the holiday season ng mga pets. Bakit? Sabi ng mga animal rights activists. Kung hindi ka rin lang marunong mag-alaga, kasi sayang. Iriregalo mo. Yung pala eh. Pare, habigan mo ako nung ano, akin yung paa niya na. Habigan mo. Tuwan-tuwa yung... Kasi may, di ba maganda magregalo? Naalagaan mo yung aso mo, tapos... Ito, ito pag laki-laki. Ito ng kinilaw to. Sinampalukan. Pag laki-laki. Hindi safe kainin. Sinampalukan. Pero hindi tikman ko kaya kung walang buto aso to. Puputulan ko muna ng buntot. Asado yun, asado. O, tingnan mo na. Hinabaw mo sa sinaing. Oo, sapaw mo sa sinaing. Boyon. May kumakain ba ng aso? Pero pusa, may kumakain ba ng pero, aso? Ah, marami na. Ito ba na sa Siopaw? Sarap yun. Chinese kumakain. Siopaw, yung papayang yung Siopaw. Nagkataon na. Karin na, yung nagkataon na. Meron daw kasi nasunog na kainan ng mami Siopaw. Ang nasusunog na 2,000 pusa raw ang nagtawiran yung kakali. Oh, bakit sila ang katawiran nung may-ari. Galing doon. Ang daming daga. Okay. Ano ba kainan niya? Good morning, kuya. Good na good na talaga. Kapag nandito ka, ang mundo'y sumasaya.